try to do different voices. Ayun, so eventually, nakuha naman po sa akin. Pero ang boses ko, ang boses ko nga. Talaga. Ang boses ko naman yung parang mabak na yung kasi ano din po, yung first day po talaga yung sobrang, sabi ko, parang talagang, parang gusto ko nang maiyak sa inis sa sarili ko. Kasi ba't hindi ko magawa? Kasi simpleng bagay, pala hindi siya simple. Talent po talaga yung kailangan doon, promise. Ano yung mga preparations nyo during dubbing? Ano yung mga ginagawa nyo before kayo sumalang sa dubbing? Mainit na to. Kakatuyo po siya. Meron na nga akong kanta para dito. Mag-dubbing ay tuyo. Nalabunan mo ay masutuyo. As in talaga, ang hirap! Parang hangin, puro hangin po rin kasi yung kailangan. Tapos malamig din po. So yung ginagawa mo? Tapos aircon. Nandun yung aircon, you're in the room, nasa booth ka, ilang oras ka na nagsasalita, nanonood. So, ayun, before that, nagsistretching, mouth stretching, tongue stretching. Hindi ko ginawa yun. Ganun ba? Gano'n matagal? First day ko po, naka 8 hours? Tapos the second day, 4 hours. So, ginawa kasi pinanood ko na kung sabi mo sa salita siya, ano sinabi siya? Gagawa, ganun talaga ako dun sa movie. Kasi talagang sabi ko kailangan ko yung first day, nag-extend pa ako eh. Oo. Was that 8 hours po? Mga ganun din po, no? Tareho kayo. Tapos, nag-practice. Inuusap ko nga si Donna eh, like the day after na pag-dubbing ako. So sabi niya, okay, ang hirap. Ako din eh, nahirapan din ako eh. So, nanood din ako ng movie, ilang beses, practice, and eventually, sa awa ng Diyos, second day was better. Nakat ng half. Yung oras. 4 or 5 hours. Yes. Hindi kayo pinagsabay? I think the schedule for it. Pero anyways, feeling ko ganun din yung gagawin. Usually, I don't... Hindi daw sabay, kasi meron na sila. Para kung magkamali ako, at tama siya, hindi na po hindi. Parang, so, per track po yun, I think. So ganun din, wala akong different. Makikita lang namin yung isa't isa. Pero do you think na kung nagkasabay kayo, mas intense yung characterization? Siguro po, magkakaroon kami ng chemistry lalo. Mas makakapag-usap kami about it. Tapos hanggang sa intro, mas magiging tumulang. Are you looking forward for another one na dubbing ulit? Bakit po hindi? Parang challenge eh. Anime naman. Yun, di ba yung bibig? Hindi. Yung bibig parang kailangan matama ko talaga yung part na yung pagbuka ng bibig niya, kailangan. Sasabihin ko doon lahat. So, lahat na ngayon. So, parang kailangan isabay ko talaga. Hindi ko ma-express na may kanya. Mga action naman daw next. Yeah, action. Sigaw-sigaw. Ah. Did you have to like this sound engineer also with you during the process? Yes, actually, ang ganda po ng setup namin eh, di ba? Yung sa booth... Dub niyo ang edit na ganito. Yes, actually. Sa booth is on the second floor. Tapos sa third floor, yung sound engineer si Direk. And May parang webcam. Yeah. Makikita namin yung isa't isa. So, we know what he wants. And they know what we're doing. So, inuulit-ulit namin. Yeah. And so... Tapos meron din po tumatabi sa akin. Para sa akin, tama po yung sabi ko. Minsan kasi, hindi ko po alam kung paano atake niya. So, i-guide po ako sa sinasabi ko. Tapos saka ako po gagawin.
Kasi magaling pa ako mag-practice eh. Pag yun na, nawawala na. Ako din. Actually, if it wasn't for the sound engineer for Direkta, I wouldn't have gone through the pace that I've done. Ang hirap talaga. What have you learned from all these processes? Aside from that, of course, mahirap magdubbing. Natutunan ko po, may mga natutunan akong words na hindi ko pa alam or hindi ko na narinig. Yung naging instinct na sa lingwahe natin ng Pilipino. Tapos, malalalim kasi yung Tagalog nila. So, ako, natutunan ko siya, pero ang sarap pakinggan talaga.